dia tahu tahu. Thank you.
Kailangan nyo dun sa ano, sa dun sa magumagupan mo na yun. Nandun lamang yung subject. Pero hindi namin ginagrab. Ngayon, sabi ko dun sa aking kaano, sabi ko dun sa ka-arnis ko kahapon kasi nakita kami. Sabi ko, ano, Charlie, hindi ano, pinapagisihan ko na, kay, talaga hindi ko yung intindi sa entrepreneur kay Mang Porto. Nakakainis nga pero talaga ano, nakakatulog pa lang. Ganun, hindi tulad yung nakakatulog naman yun ha. Ganun, ngayon, talaga na-realize ko rin na, ba't yun yung kayo? Habang nandyan pa siya, habang malapit pa siya, baka nyo eh. Alam nyo doon natin yung dumadating, kahit isang tao ay, ano, kahit yung tao ay, talagang hinang-hina na gusto na mag-quit. Pero, kung mag-i-stay lang siya doon, ang siya pa rin siya. Ginagabaran. Ang dumadating talaga sa point yun, na linggo talaga babangon ka, ayaw mong bumangon. May point na araw ng prayer works, alas stress na gising ka na pero ayaw mo pa rin bumangon. Pero point na ganun, huwag mong hintayin sa punto na yung araw na yun na may pupuntahan ka, ay mawala ka, mawalan ka ng pupuntahan na prayer words ko dito. Dahil nandun pa rin si Lord, alam nyo, ganito lang. Kaya ang dami sa ating nawawala. Baka hindi ninyo natin sinisik si Lord. Baka sinisik na natin, di ba? Pinahanap na natin, di ba? Kasi tamo ha, marami akong na-realize na kung isisip ko, kung hahanapin ko sa trabaho, pera, may hirap ako. Sa tutor na nga lang eh, isang buwan lang yun, inip na inip ako sa isang libo lang yun. Ngayon, naiinip, ano, kapag naman sinisip ko yung wala trabaho, na-enjoy ko lang, ang bilis ng araw. Ganyan din sa atin sa church. Baka iba yung hinahanap mo. Service. Baka iba yung hinahanap mo. Ano yung hinahanap mo? Ministry. Bakit ano? Ganun, di ba? Ang daming tao na ganun. Ano ba ang hinahanap mo? Kaibigan. Kasi sila yung malalapit dyan. Sila yung barkada ko dyan. Ayaw kong umalis dito. Dito lang ako sa main. Kaya ka lumipat doon. Hanggang sa nabuhag-hag lahat. Diba? Ganon. Alam natin na masakit mawala ng kaibigan, pero mas masakit mawala ng buhay. Alam natin na ang sarap silang kasama, pero hintay mo ba darating yung kasama mo sila sa impyerno? Sabi nga nito, di ba? Rest in peace. Paano pala pag hindi ka sa langit pumunta? Peace pa ba yun? Hindi na. Yan yung tunay na kapayapaan. Makikita mo rin naman dito sa lupa kung hahanapin mo yung kapayapaan. Pero kung hindi mo hahanapin yung kapayapaan at alam mo naman yung kahantungan mo, para sa yung sasabihin nilang rest in peace. Dahil kung buhay ka pa nga, hindi ka na makahanap ng sarili mong peace. Hindi ka na makahanap ng daan patungo sa peace. Paano pa kaya pagpatay ka na? Na marami na sa'yo humahabol. Marami ka ng followers din. Followers na may sungay. Marami ka na talaga doon, ano, yan. Fans. Marami ka na doon fans na dugo-duguan. Ganun. Tapos, meron pa. Ang hat mo doon. Bakit? Kasi nasa paligid mo ang hat. Diba? Ang peace. Yun ang sinasabi nila na ano, enjoy now sa predator na mabubuhay ka lang isang beses sa mundo. Sulitin mo na. Eh kung gusto mong sulitin nang wala si Lord, gumawa ka ng kasalanan mo, sige,
masasabihin mo sulit. Para pag nasa impyerno ka na, masasabi mo pa rin sulit. Pero sino ba naman ang tao nasa impyerno na may masasabi pang sulit? Na habang inenvis na nag-iis tayo dito, talaga. Kahit na, masakit na yun. Masakit na dahil. Nalay ko ganyan, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Alam nyo, wala na ako napapakinggan. Basta, pupunta na. Alis na lang muna. Alam ko, mamaya-maya, wala na rin yan. Yung tamad. Isa lang ang sagot dyan. Huwag na kayo maghanap na iba pang sagot. Kung tinatamad ka na umatend, dumatend ka. Bakit? May sagot ka ba sa katamaran? Ito, wala na. Ang dami-dami na doon tao eh. Makahanap ko rin yung sagot kung bakit ako tinatamad. Tinatamad ka dahil hindi ka gumagawa. Gumawa ka, di ba? Ganun lang. Alam ko nga, medyo pilosopo yung sagot, pero tunay. Tunay yung sagot na yun. Dahil nandun na ang yung sagot. Kumbaga, naapektuhan lang tayo yung ating mga iniisip kung bakit lumalayo pa tayo ng sagot. Ngayon, kung bakit yung siya nakapanginaan ka ng loob, hanapin mo si Lord. Dahil ito nga yung favorite word ko. Bahala ka na. Alam mo bakit? Pag sinabi ko, Lord, bahala ka na. Saka, siya gumagawa ng pa. Pero hindi naman sinabi na, sabihin niyo na, Lord, bahala ka na na wala kang gagawin na. Yung testimony ko, di ba naman na, yung cellphone na hulog. Yung cellphone ni Rohani na hulog sa dagat. Ilan na kaming tumalun dun? Bali, lima na kaming taong tumalun dun, pero wala pa rin nakakahanap. Pero, nasa gilid lang ako, Lord, bahala ako nang sumubukan kung natumog ko nandun yung cellphone. Diba? Humihingi ka ng tulong. Kaya, dun, isip mo si Lord na hindi talaga dahil na magagawin ka dito. Isip mo dahil kailangan mo siya. Kailangan mo mabuhay. Kailangan mo ng peace. Yung peace na hindi mo rin naman dito makukuha sa mundo, pero alam mo, pagdating ng araw ko, ang iniwala ng tayo, alam ko na yung iniisip nating peace ay mas sigit pa dyan. Diba? Mangarap ka. Kaya nandiyan ang Diyos. Isama ko naman ang Diyos. Siyempre. Mangarap ka. Anong pangarap natin dito? Pangarap natin maligtas. Pero kung tunay yung pangarap natin yan, dapat hindi tayo sumuko. Dapat hindi na lang mabaliwala ang lahat ng Diyos. Bakit ito? Tandaan mo, mahirap sa ulo. Pero balang araw, alam mo kung makikita mo yung hirap na yun is kasaganaan. Kasama dito ang aking pamilya at Lord, palakasin pa ang bawat isa, pagkakalsa, at yung pag-ibig namin sa iyo ay mapagpinit, Panginoon. Pag-Lord, ikaw pala itong mga ito, Lord, alam ko na, babaliwala lang nila. Kaya Panginoon, pag-initin niyo pa, alalimin niyo pa, yung pag-ibig namin, hindi dito sa mga kaibigan, hindi sa ministry ng Panginoon sa iyo. Upang
Ano man ang puntahan namin, nasaan man kami, dadadala namin ang iyong mga salita, Lord, at iyong pamamahal. Panginoon, sa ilang po namin, binabalik at pinapasalihan ko po ito ng iyong banal at makapangyarihan ko ito. Binabalik at pinapasalihan ko ito. Napakunin, pinawala sa pasamba. In Jesus' name. Amen. Itong panahon, yan, para gumanda. And yung family natin, ha, na ay parang daw natin yung pag-ibig ng Diyos. Patuloy na ipararatan sa kanyang siksik, hindi gumaapon ang palat biyaya. At patuloy na maranasan din yung kanyang pamilya, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng nababangon salita,
ay patuloy na tumibito ng malalim sa puso at isipan ng bawat isang narito at patuloy na malakaran ng bawat isa at may share at may bahagi pa sa labas ng templong ito, Panginoon. Ngayon, minsan pa na paranas mo sa kanang bawat isa ang rumarada sa pagkabalan na gumula sa iyo. Wala ngayon at upakailan ng Panginoon. Minsan pa, Panginoon, na sa daraanan ng bawat isa ay patuloy na pinapasayo namin ito ng bayan at makapag-inindugo upang Panginoon di magdulot ng kapahamakan. Kasi yung man ang anumang taktika ng kalaban na nagmumula sa demonyo, Panginoon, patuloy na sa lahat ng Panginoon na ang gagawin sa araw na ito, patuloy na katagumpay lamang maranasan nila, patuloy na gawin mo kami victorious, Panginoon, sa ilang nagmumula ang lahat ng kapayapaan, kaligtasan, kapangyarihan, lahat ng kaalaman na nagmumula sa iyo, patuloy na ibigay mo sa bawat lingkod mo, Panginoon. Patuloy na dadami ang mga disipulo mo, Panginoon, sa lahat pa ng darating na prayer walls, sa lahat ng gawain mo, Panginoon. Ngayon, maraming salamat sa lahat ng katagumpayan, sa lahat na pupaparad din ang binibigay mo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, I say, Amen.